morning. Actually, hindi siya very good morning para dun sa mga lugar na binabaha at yung mga may pasok sa school, sa work. Hindi siya good morning kasi maulan ngayon o may bagyo ngayon. Masarap magstay sa bahay, matulog. So, nakakatamad. Pero kung wala ka naman gagawin sa labas o wala ka naman pupuntahan importante today, huwag ka nang lumabas. Stay ka na lang sa bahay, no? Mas safe pa. And do some indoor activities like pwede kang magluto, maglinis ng bahay, or maggitara, kumanta. And para sa mga beginners, ito yung right time para magharal ng gitara dahil walang pasok today. So by the way, ako yung nag-review ng gitara na to 7 months ago. Ito yung Sco Encantado. Hindi ko na siya nabigyan ng follow-up kasi busy na ako sa work. Kaya ngayon lang ako medyo nagka-time, malog-log ngayon. At kasi nga, maganda pa yung gitara ko. Maganda pa yung tunog. So, wala pa namang problema. Magbibigay ako ng tips para sa mga gustong matutong mag-gitara. Maraming mabibilan dyan ng murang gitara. Huwag ka munang bibili ng medyo mahal kung mag-aaral ka pa lang. Para at least, kung hindi ka matyaga, pwede mo na siyang ibenta or tabi na lang. Ganun, hindi ka manghihinayang, at least medyo mura. So, isa pang tip ko dyan, sa pag-gitara, alam mo madali, hindi siya ganun kadali mag-gitara. Mahirap siya. At dapat meron kang patience, time, and of course yung willingness mo matuto o passion kung tawagin. Kasi kung wala ka nun, hindi ka talaga matututo. Hindi naman ako professional pero mag-share lang ako ng experience ko before. Before kasi, nung bago pa lang ako mag-aral mag-gitara, wala sa isip ko to. Bumili lang yung lola ko nun eh. So, inaral ko siya. Total, nandun na rin lang. So, kala ko madali, pero hindi pala. Kasi, unang-una, masakit sa daliri. Lalo na pag kayong virgin pa yung daliri mo. Talagang, ang sakit niya sa mga string na pag... Ayan. So, pagtagal-tagal, sobrang sakit. May time na parang susuko na ako nun eh. Kasi, ang sakit, hindi ko na kaya. So, tinis ko lang dahil gusto ko nga. Chinaga ako. At ayun, medyo marunong na ako ngayon. Nagkalyo na kasi kaya medyo hindi mo na nararamdaman. Hindi ko na nararamdaman yung sakit. Pero masakit pa rin paminsan-minsan pagtagal-tagal. Ganun. So, hindi siya ganun kadali. At dapat may time ka. Kasi kung wala kang follow-up sa mga self-study mo, so, matatagalan bago ka matuto. And of course, marami ng basic ways para matuto ka. Nandiyan ang YouTube, search ka sa Google, kung paano gawin ng particular chord na gusto mong tutugin. So, like before, base lang kasi ko nung sa ano, sa songbook. Tapos, nakikinig lang ako, nakikinig ko yung tono ng kanta. So, sinasabayan ko lang. Pero kung mayaman-yaman ka naman, pwede kang mag-enroll sa guitar school or music school. Pero hassle nga lang, gastos yun. Pero kung tipid ka, yun nga, YouTube, Google, nandiyan. So, pwede. Self-study, basta tiyaga lang. And of course, hindi basta-basta yung tutugtugan lang ng mga ganda chords. Dapat, alam mo kung ano yung kakalagitin mo sa bawat strings ng gitara mo. Alam mo to kung ano to. And basically, dapat alam mo tong mga strings na to. Kung anong mga chords to. Pag-open string siya, pag-open. And ito pa. Itong 6th string. Ito ay E. Itong 5th string B, tapos B and G. Itong G ay ang third string. Itong 2nd string, ito yung B, and then E ulit niya sa ilalim. So dalawa yung E. Itong 6th tsaka itong 1st. Yan. So basic yan, dapat alam mo yan before ka mag-gitara, before sumabak agad sa gusto mong tugtugin. So yun, marami ka dapat consider dito. Dapat marunong ko rin magtono, but basically
magtutuon ng mid, later on matututuan mo na rin yan. Pero ako kasi ang inaral ko, chords muna ito, itong mga basics na ito. Mga tinuturuan niya. Yan ang unang inaral ko. Para alam ko kung ano yung kakalabitin ko. Kasi pagka nagkamali ka ng kalabit, wala na sa tono yung tutugtugin mo. Unlike, bigyan ko tayo ng sample. Halimbawa, itong letter A, chord A. Ito yung bass niya. Itong fifth string. So A, ito yun. Hindi mo dapat kalabitin itong sixth string. Kasi ito ay bass ng E chord. So pag kinalabit mo siya, medyo ang pangit ng tunog. So, pero may mga kantang ganun, binabase, bass niya E, pero A ang chord. So next time na lang yun. Next time na, may mga instance na ganun, pero sa mga beginner, hindi pa dapat sabihin yun. So yun, yun lang yung mga basic tips ko. Next time, bibigay ako ng mga basic chords na madalas gamitin sa kanta. Tuturo ko sa inyo. Like, basic na chords na madalas gamitin sa kanta. So next time tuturo sa inyo yun. Sabi sa hindi ako pro, pero bibigay lang ako ng mga tips para sa mga beginners. So hopefully nakatulong din tong video na to kahit pa paano. So please like, and then I'll see you with the next one.